love me. I'm bunking deep in Tennessee with my brothers from the three. Be quick to click and break the peace. No respect for what they. Kamusta ka, anime? Ito na ang part 89 ng Kanagawa versus Akita Prefecture. Disclaimer lang ka, anime. Ang inyong maririnig at makikita ay wala po sa manga at anime. Ito ay isang fanfiction o fanmade lamang. Ginawa ko ang story na to para sa mga tunay na nagmamahal at nakakamiss sa slam dunk anime. I hope na lumabas na sana ang season 2 nito. Ang mga karakter pala sa ating kwento ay pag-aari ni Mr. Takehiko Inoue. At sana, huwag nyo rin kalimutan na mag-follow sa aking FB page. Maraming salamat. Tara, at atin ang simulan. Madami na naman napahanga si Sakuragi dahil sa ginawa nitong pamamahiya sa dalawang big man ng Akita. Sakuragi, Sakuragi, nakakainis ka na. Ikaw na lang lagi ang pumapatay sa kumpiyansa namin. Di tuloy magawa ng mga player ko na makalamang dahil sa mga ginagawa mo. Isa ka talagang malaking tinik. Ikaw ang pumipigil sa amin para makamit namin ang aming tagumpay. Pinagpapawisan na sabi ni Coach Domoto. Nasa panig na nga ng Akita ang bola at hawak na ito ni Sawakita. Habang idinidribble niya ang bola, sabay sundot naman ni Sendo. Yun nga lang, nagawang maiiwas ni Sawakita ang bola at nakalusot ito mula sa pagkakabantay ni Sendo. Sabay pasa niya kay Minoru. Pagkakuha nga ni Minoru sa bola, umatake agad ito at nagawa niyang malusutan si Mitsui. Mag-a-attempt na sana ito ng layup nang mabulaga siya ni Rukawa sa ere. Yun nga lang, naipasa niya kay Fukatsu ang bola na tumatakbo papalapit sa kanya. Pagkakuha ni Fukatsu sa bola, inirelease niya agad ang bola sa ere. At yun, pasok ito. At puntos para sa Akita. Ang score ay 78-74. Baba sa 4 ang lamang ng Kanagawa. Akalain mo nga naman, mukhang pumapabor pa rin ang swerte sa distrito ng Akita. Ngising sabi ni Coach Takato. Hindi swerte yun. Alam nung number 6 ng Akita na kukuhanin siya ni Rukawa. Kaya naisipan nung number 4 na sundan yung number 6. Gumagana pa rin naman ang utak ng Akita kahit na mataas na ang pressure ng laro sa kanila. Sabat ni Coach Tauka. Nice shot, Fukatsu! Batiin sa Wakita. Sabay appear nito. Napatingin na lang sa kanya si Fukatsu. Akita! I-backswan nyo na yung pula ang buhok. Sa totoo lang, siya lang naman talaga ang pahirap sa inyo. Kaya kung gusto nyo manalo, pakinggan nyo ang sinasabi namin. Sigawan ng mga fans ng Akita. Buti alam nyo, mga ungas. Ngayon, nauunawaan nyo na ang henyo lang ang magpapabagsak sa distrito nyo. Ngising sabi ni Sakuragi. Hoy, Sakuragi, lumalaki na naman ang ulo mo sa mga pinagsasabi ng mga tao ah. Sambit ni Mitsui. Nako Michi, inggit ka lang sa henyo eh. Wika ni Sakuragi. Sabay tawa nito. Talaga naman oh. Nagbuhat na naman ng sariling bangko ang gunggong na to. Inis na sabi ni Mitsui. Nasa panig na nga ng Kanagawa ang bola at hawak na ito ni Sendo. Sabay pasa niya kay Maki. Pagkakuha sa bola ni Maki, umatake ito. Mag-a-attempt na sana ito ng layup nang sabayan siya sa ilalim ni Masahiro at nagawa nitong ma-block si Maki. Tumalsik nga ang bola at nakakuha ito ni Fukatsu. Easy lang muna, mga kasama, wika ni Fukatsu habang ibinababa niya ang bola. Baba na agad kayo, huwag niyo nang antayin, nakamakabuelo sila, harasin niyo na agad. Malakas na sigaw ni Ayako. Habang idinidribble nga ni Fukatsu ang bola,
mahigpit naman na nagiging bantay sa kanya ni Maki. Nang biglang umangat si Masashi. Dito, Fukatsu, ibigay mo sa akin. Wika ni Masashi. Ibinigay nga ni Fukatsu ang bola. Pagkakuha ni Masashi, sabay tira nito. Sinubukan siyang habulin ni Rukawa. Pero di na nito nagawa pa. Dahil mabilis ang pagkaka-release nito sa bola. At yun, pumasok ang tira nito. Puntos na naman para sa Akita. Ang score ay 78-76. Dalawa na lang ang lamang ng Kanagawa. Okay, puntos na naman. Sige lang team, kaya nyo yan. Tayo ang mananalo dito. Magtiwala at tulungan lang kayo sa loob. Sigawan ng mga nasa bench ng Akita. Malaki na talaga in-improve ni Masashi sa shooting. Wika ni Akagi na nasa bench. Tama ka dyan, Captain. Kahit malaki at mabigat siya, nagagawa niya pa rin makakontrol ang pulso niya. Kaya nagiging maganda ang pagkaka-release niya sa bola. Tugon ni Ayako. Biglang ang nilapitan ni Sakuragi, si Rukawa. Sabay sabing, Soro, medyo advantage ang height mo kay Bakulaw. Kayang-kaya mo siyang tirahan sa labas. Huwag mo nga akong turuan. Gunggong, alam ko gagawin ko. Pabalang nasagot ni Rukawa. Hambog ka talagang Soro ka. Inis na sabi ni Sakuragi. Tingnan nyo, mukhang nagtatalo na naman yung mortal na magkaaway ah. Wika ni Takamiya. Kala ko pa naman, okay na yung dalawang ungas. Mukhang hindi pa rin pala. Sabat ni Mito. Nasa panig na nga ng Kanagawa ang bola. At ibinababa na ito ni Sendo. Sabay pasa niya kay Mitsui. Pagkakuha ni Mitsui, sabay tira nito. Pero nagawa siyang maabot ni Minoru. Kaya nag-iba ng bahagya ang direksyon ng bola sa ere. Ang rebound, sigaw ni Minoru. Nagpwestuhan na nga sa ilalim si Masahiro at Sakuragi. Di nga pumasok ang bola. Sabay talo ng dalawa. Nagawa namang matapik ni Sakuragi ang bola. Sabay talo nito. At sa pangalawang pagkakataon ay nakuha niya ang bola. Ang bilis niyang nakabalik sa pagkakatalon. Grabe ang flexibility ng binti niya. Gulat na sabi ni Moroboshi. Pagbaba nga ni Sakuragi mula sa pagkakaribaw, ipinasa niya ang bola kay Rukawa. Pagkakuha ni Rukawa, sabay tira nito sa perimeter. At pumasok ang bola. Puntos para sa Kanagawa. Ang score ay 80-76. Balik sa apat ang lamang ng Kanagawa. Ano, Soro, sabi ko na sa'yo, ayaw mo lang maniniwala sa henyong katulad ko. Pagyayabang ni Sakuragi. Gunggong, hindi pa rin ako bilib sa'yo. Tugon ni Rukawa. Sira ulo ka talagang Soro ka. Siguro, di mo matanggap na magaling na ako sa'yo. Kaya bitter ka dyan. Wika muli ni Sakuragi. Sabay tawa nito. Inaasar ata ni Sakuragi si Rukawa oh. Wika ng mga kaibigan niya. Yaan nyo na. Ang mahalaga, nagtutulungan sila sa loob ng court. Sabat ni Haruko. May pagkagunggong talaga ang dalawa na yan. Pero maaasahan, oras na magtulungan. Nakakabilib pa rin sila. Ngising sabi ni Coach Takato. Naalala ko tuloy nung sinundot ako sa puwit ng lokong Sakuragi na yan. Di ko makakalimutan yun. Akala ko talaga kalokohan lang ang nalalaman niya. Pero sa pinapakita niya ngayon, nakuha niya ang paghanga ko. Tugon ni Coach Tauka. Nga pala Tauka, masakit ba yung sundot sa'yo ni Sakuragi? Pabirong sabi ni Coach Takato. Sira ulo ka, Takato. Malamang masakit yun. Galit na sabi ni Coach Tauka. Pinamalas na naman ni Sakuragi ang lupit niya sa rebound. At hindi na naman siya napigilan ni Masahiro. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa laban? Abangan natin yan
sa susunod na kabanata. Muli, maraming salamat. This is Phantom Man and sign out. Bye-bye!